Good afternoon. Ako po pala si Pinay ng Cambodia. So, ngayon po, ito na po yung bagong channel ko na Hello World. So, sana po masuportahan niyo po ako sa aking bagong channel. At saka shout out pala sa aking mga kaibigan, lalo na po kay the Woodworth family, ang ating principal ng bayan, at saka po kay sa ating attorney ng bayan na si Nixon. Sila po ang nag-encourage po sa akin na gumawa ng bago, at saka kasi gusto ko na talaga, ayaw ko na talaga, at saka tinutulungan po nila akong mangisda. Salitan po kami tatlo, ayan, napakabait po nila kasi hindi nila po ako pinabayaan. At saka shout out din po pala kay Brotherhoods. So, yung nagka-problema yung Pinay ng Cambodia, yung channel ko. So, doon po ako sa kanya nagme-message. So, kahit malaking YouTuber na po siya, pero talaga napakabait niya. Nagre-reply po siya. At saka po ay hindi siya katulad sa iba na hindi na siya namamansin sa mga small YouTuber. At saka napakabait po niya. Nakikita ko naman din po. So shout out po sa iyong Brotherhoods. At saka sa aking mga friends na si Leah's Life, ni Greg Lee, at saka ni Jinglicious, ni Pinay Iskisihir, at saka po ni Hilay Kamuti, at saka sa lahat. Salamat po sa inyo. So ngayon po ang pag-usapan natin po, magkano po ba ang sahod dito sa Cambodia? So ang sahod po dito sa Cambodia ay walang standard. So depende po sa inyong company na napapasukan. So yung mga Korean factory ay malaki po sila magbigay. Based po sa aking experience, kasi po nakadalawang factory po ako dito ng Korean factory. Mataas talaga sila magbigay, $1,000 above. So, yung sa mga Chinese factory naman, at saka yung sa Taiwanese factory, so depende na po sa inyong pag-uusap. Basta, base lang din po sa aking experience at saka sa nalalaman ay 700 pataas naman po sila. So, ayun yung ano nila. Basta ang ano lang, ang Korean factory, malaki talaga sila magbigay. Then, ang trabaho po dito sa mga Pilipino ang nakuhaan dito sa Cambodia ay garment factory, pero ang position mo po ay supervisor at saka manager. So, kahit po hindi ka supervisor doon sa atin, hindi ka manager doon sa atin, pero dito, pag nagtrabaho ka dito ay ang ibibigay sa iyo na position ay supervisor or manager. Meron din po tayong mga sewing technician, yun yan. So, sa mga lalaki din po na nagtrabaho dito, kasagaran sa kanila ay mekaniko. Yung sa, ano din, sa mechanic, production mechanic. So, sa garments din po. At saka meron din po tayo dito mga teachers. So, iba-ibang kategori. So, yun lang yung nalalaman ko na malaki talaga ang magpasahod ang Korean factory, at saka wala pong standard dito na sahod ang Cambodia. So depende po sa factory na inyong napasukan, at saka depende din po sa position niyo po. So yun naman po yung sa akin. So matagal po akong nagtrabaho po dito sa Cambodia, ay 12 years na po ako dito. 10 years po akong nagtrabaho sa factory, pero iba-ibang kumpanya. Kasi dito madali lang po tayo makatrabaho ng makapasok ng trabaho, hindi katulad sa atin. So ako po ay andito pa rin sa Cambodia, pero ang ano po namin, ang opisina ko po ay nasa Sweden at saka sa UK. So meron na din po kaming bago doon sa France. Ang trabaho ko po dito ay Quality Assurance Representative sa UK at saka sa Sweden. Ayan po. At saka, ayun lang, yung communication namin sa amo po ay through, ano lang, business Skype.
So nag-ano kami, weekly po kami nagmi-meeting, Skype lang po, sa business Skype. So ayun, ang ma-share ko lang po sa atin, iba talaga, malaking pagkakaiba sa Pilipinas at saka dito sa ibang bansa. Kasi mahal na mahal po yung Pilipinas, kasi yun talaga yung ating doon talaga tayo nang galing. So bansa natin yun, so kailangan mahalin natin. Pero pagdating sa ano, sa trabaho, kaya nga po umalis tayo sa Pilipinas, kasi iba yung ano talaga, malaking pagkakaiba sa Pinas at saka sa ibang bansa. Kasi doon sa Pilipinas, pag hindi ka graduate, hindi ka po tatanggapin, at saka po maraming requirements. So paano na lang po pag wala tayong, hindi kumpleto yung requirements natin, so hindi po tayo makakapasa. Kasi may barangay clearance, police clearance. Naalala ko pa yon kasi nagtatrabaho ko ng NEPSA before. So ang dami talagang ano, may mga birth certificate, mga ano, mga etc. etc. So dito po pag nag-apply ka, ang hahanapin lang nila sa iyo ay yung passport mo na hindi expired yung visa mo. Tapos pag nagtrabaho ka dito, ang nagpapabisa ay yung factory. So depende na rin po sa inyong pag-uusap kung sinong magbibisa ng passport nyo, ang factory ba or ikaw. So depende din po sa ano ng sahod nyo. Basta, kaya nga depende sa factory na mapapasukan nyo po. Ganyan dito. Dito din po ay maluwag lang. Pareha lang din po sa Pinas. Hindi po sila magstay ka dito hanggang gusto mo. So, nasa iyo na yun. Uuwi ka ba ng Pinas or hindi? Basta, ang importante ay may visa ka. At saka, ang importante din po na meron kang POAA. Kasi yun talaga yung hinihingi. So, tayo naman siguro lahat na nag-abroad, meron siguro yung POAA. Kasi yun talaga yung pinaka-importante. So sana naman din po ang Pilipinas ay tatanggapin na po nila yung mga ano na, may edad na. Hindi lang po yung sa require nila na ano lang, 18 years old to ilan ba yun? Hindi ko na alam. Kasi dito po, meron pa nga yung 65 years old na nagtatrabaho. Wala silang ano sa edad dito. Basta kaya mong magtrabaho, ay magtrabaho ka. Ganyan dito. Kaya nga, dito, nagustuhan ko pong lugar na ito. Hindi po siya mayaman na bansa. Pero, ang pakikitungo nila sa iyo, ay talagang maganda naman yung pakikitungo nila sa mga expat dito. Ganyan dito mga palangga, maganda siya. Basta ang pag nagpunta ka rin dito, hindi rin sila ano, yung talagang ginagalang kanila. Ganyan sila. So ayan po, maraming salamat po. Sana po subscribe niyo po ako. Ako po si Pinay ng Cambodia, pero ito na po yung ginagamit ko na Hello World. So marami din pong nagsasuggest sa akin na mahirap hanapin yung Hello World kasi nga po ang daming Hello World. So baka papalitan ko po ito ng pangalan, yung madaling mahanap lang. Kasi ang ano talaga, kahit ako maghanapin ko yung Hello World, kasi meron po akong ano dito, ibang account. So hinahanap ko po yung Hello World, ay talagang ang hirap talaga hanapin yung Hello World kasi marami. So maraming salamat po mga amigas, amigos. So dito na lang po. Bye-bye.